Ano ang kailangan mong malaman para makaraos ng walang aberya sa pag-aalboroto ng taal? Kailangan mong maintindihan ang alert levels. Ayon sa FIVOX, una ang alert level 0, tahimik ang bulkan at walang nakataas na babala. Susunod ang alert level 1, merong bahagyang pag-aalboroto ng bulkan. Ano ang mga senyales nito? Moderate level seismicity o katamtamang bilang ng mga lindol. Ilan dito ay mararamdaman ng mga tao. Kaunting pagdami ng nilalabas na volcanic gas. Bahagyang pagtaas ng temperatura sa main crater lake. At slight ground deformation o kaunting pamamaga ng bulkan. Susunod ang alert level 2. Merong increasing unrest at elevated level of seismic activity. Mas maligalig ang bulkan. Ang mga palatandaan, pagkakaroon ng shallow hydrothermal unrest o di kaya'y deep-seated magmatic intrusion na paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan. Pwede ring magkaroon ng steam-driven, gas o hydrothermal explosions. Pero maaari ring humupa ang aktibidad at bumalik sa level 1. Mutok na uli. Ang sunod na antas, alert level 3. Nagpapakita ito ng magmatic unrest o matinding paggalaw ng magma. Dito nagaganap ang seismic swarms o sunod-sunod na lindol. Umiinit din ang temperatura sa main crater lake at tumataas ang acidity level nito. Sa alert level 3, maaaring magkaroon ng magmatic o explosive phreatomagmatic eruption. Ang phreatomagmatic eruption ay ang pagsabog na dulot ng pinaghalong magma at tubig. Sa antas na ito, inirerekomenda ng FIVOX ang paglikas mula sa Taal Volcano Island at mga barangay sa paligid ng lawa. Nitong July 1, 2021, pasado alas 3 ng hapon, itinaas ng FIVOX ang alert level 3 sa Taal matapos itong magkaroon ng phreatomagmatic eruption. Ang susunod na antas ay ang alert level 4, hazardous eruption imminent. Malakas na magmatic o phreatomagmatic eruption. Matitinding degassing o ash explosions. Mas madalas na ang paglindol. May malawak ang ash fall, pag-agos ng lava, at minor pyroclastic density currents sa Taal Volcano Island. Ang minor pyroclastic density currents ay iyong mainit at mabilis gumalaw na volcanic gas, abo, at iba pang debris mula sa bulkan. Mayroong pagsingaw o di kaya'y ash explosion galing sa mga bagong bitak ng lupa. Bigla ang pagbabago sa level ng sulfur dioxide at lalo pang namamaga ang bulkan. Ang huling antas na maaaring abutin ng Taal Volcano, alert level 5. Sunod-sunod ang malalakas na lindol. Nagbubuga na rin ang bulkan ng haligi ng makapal na usok at pyroclastic material na may malawak na umbrella cloud o hugis payong na ulap kasabay ang dumadagundong na pagputok at volcanic lightning. Maaasahan din ang makapal na ashfall kahit sa mga lugar na mas malayo sa bulkan. May posibilidad din ng volcanic tsunami sa Taal Lake. Isa rin sa binabantayan ay ang pagdaloy ng lahar at landslide na makakaapekto sa mga kalapit na komunidad.